Tunghaya natin ang mga kwentong hatid ng MAZ Stories. Chapter 6. Nagmumura ang gobernador habang isinasakay sa isang sports car ang dugoong katawan ni Donald. Naririg iyon ni Lovely, pero ang kanyang atensyon ay nakay Nestle na walang malay. Halong niya sa loob ng bridal car. Halughugin niyo ang buong paligid! Sigaw na muling narinig ni Lovely. Hindi niya kilala kung sino ang nag-uutos. Tiyak lamang niya na isa sa mga bodyguards ng gobernador yon. Nakita niya na pumasok iyon sa maraming lalaki na may mga sandata na kasukbit ang kasunod. Kaya nga natiyak niyang iyon ang ama ni Donald. Isang kamay ang sumulpot sa bintana ng kotse. Lovely, kumusta na si Nestle? O ito ang ipaamoy mo sa kanya? Wika ni Aling Sara. Hindi na kaya siya kailangan dalhin sa ospital? Tanong naman ni Lovely. Nawalan lamang siya ng malay, Lovely. Pagkahimasmas niya, dalhin na natin siya sa bahay. Susunod din ako sa ospital. Kailangan malaman ko ang lagay ni Donald. Lumigid si Aling Sara at sumakay sa kabilang side ng kotse. Bahagyang kumilo si Nestle at saka nagmulat. Nestle, ano pakiramdam mo? Tanong ni Lovely. Anak? Nahilo ako, mama. Nabigla. Nasaan siya? Kumusta siya? Dinala ng kanyang papa at mga bodyguard sa ospital. Eh, nasa itaas. Magpalit ka na ng damit at magpahinga. Pupunta ako ron at ayoko may masabi ang mga magulang ni Donald. Nangihinang bumaba mula sa kotse si Nestle, akay ni Lovely at ni Aling Sara. Inihatid hanggang sa silid at tinulungan magpalit ng damit. Para namang pinalis sa mga bisita. Puna ni Lovely, wala nagkakalang mangyayari ang ganyan. Wika ni Aling Sara. Ang papa? Kumusta si papa? Nagpapahinga sa kanyang silid. Ako nga ang itinaboy niya para pumunta sa ospital. Ganyang mabuti ng kondisyon mo, e magpapatid na ako sa driver doon. Mama, sino sa akala niyong gumawa nun? Kunwari ay tanong ni Nestle. Napatingin si Lovely sa kaibigan. Napakiramdaman niya na walang dapat makaalam kung sino ang bumaril kay Donald. Yun ang paraan ni Nestle ng pagsasabi sa kanya na sa kanila na lamang ang katotohanan yun. Maliban na lamang kung mahuhuli ang bumaril. Nang lumabas si Aling Sara, inilak ni Nestle ang pinto. Naghintay ng ilang sandali bago hinatak si Lovely sa may bintana. Nakaharap sa daan ng bintana ng kanyang silid. Lovely, nariyan lang si Fred. Alam ko, hindi siya makakalayo ng hindi nakikita ng mga tauhan ni Governor. Bakit niya ginawa yun, Nestle? Hindi niya natanggap ang pakikipag-break ko sa kanya, lalo na ang pagpapakasal ko sa iba. Akala ko nauunawaan ka niya. Nang maghiwalay kami kagabi, mukhang panatag na siya. Lovely, naguguluhan na ako. Ano gagawin ko? Ewan ko, Nestle. Siguro, dapat muna nating alamin ang kalagayan ng asawa mo sa ngayon. Lovely! Ni Donald, Nestle. Sa ayaw at sa gusto mo, asawa mo na siya. Pero si Fred, alam kong si Fred yun. Kilalang kilala ko ang kanyang boses, Lovely. Si Fred ngayon at walang duda. Anong pasya mo? Gusto pa rin marinig ni Lovely mula kay Nestle ang talagang nasa loob nito. Hindi ko magagawang ipahamak siya, Lovely. Malaki na nagawa kong sira sa kanyang buhay. Dahil sa akin, ay binaril niya si Donald at maaring napatay. Bahalan ang batas sa kanya. Tiyak na magkakaroon ng investigasyon. Paano kung tanungin tayo? Ewan ko, Lovely. Basta, ayoko munang mag-isip ng anumang negative. Bahala na. Sa palagay mo, nasa na siya? Sa ngayon ay maari nang nasa tabi-tabi lamang siya. Nagtatago at pagwala ng panganib, eh saka babalik sa Maynila. Dapat mabuhay si Donald, Lovely. Pero kung mamamatay naman siya, magiging malaya ka na, Nestle. Kung mamamatay si Donald, sa palagay mo ba, magagawa ko magtikom ng bibig para kay Fred? Knowing you, Nestle, hindi.
At ako man, hindi kaya ng konsensya kung hindi siya managot sa kanyang pagkakasala. Pailing ni Lovely. Naguguluhan ako, Lovely. Huwag na natin pag-usapan to. Hintay natin ang maaring mangyari pa. Gusto mo bang tumawag tayo sa ospital? Huwag na, Lovely. Tiyak na kung may masamang nangyari, ay tatawag naman ang mama. Maghintay na muna tayo. Nagsisimula ng mahawi ang dilim sa sisikatan ng araw nang pumasok ang kotseng sinasakyan ni Aling Sara sa bakuran ng villa. Napadungaw si Lovely. Hanggang ng mga sandaling iyon ay hindi pa rin sila natutulog ni Nestle. Ang mama na yon, hindi ba? Siya na nga, Nestle. Sasalubungin ko siya. Sasama ako, Lovely. Nagbangon si Nestle at kinuha ang kanyang lodging robe. Sumunod kay Lovely sa paglabas ng silid. Mama? Gising pa pala kayong dalawa. Mukhang pagod na wika ni Aling Sara. Hintay namin ang tawag ninyo. Sambot naman ni Lovely. Nagbantay ako sa labas ng operating room. Gusto kong matiyak kung ano ang magiging outcome ng operasyon. Kumusta na siya, Mama? Under observation siya ngayon. Successful ang pag-alis ng bala sa kanyang balikat. Dapli sa kanang braso ang ikaliwa. Ang ikatlo ay sa dahong ibaba ng hip bone, tumama at sumabog daw ang bala. May pag-asang makatawid maliban kung mag-set ng infection. At iyon ang binabantayan nila ngayon. Mama, mag-almusal muna kayo at saka matulog. Magpapaluto na ako sa kusinera. Dadalhin ko na lang sa room ninyo. Tiyak na naghihintay rin ng balita ang papa. Tama po si Nestle, ma'am. Sige, hihintayin ko na ron. Pero, Nestle, gusto ko magpunta kayo mamaya doon ni Lovely. Magiging pangit sa mga biyanan mo at sa iba pang tao kung hindi ka sisipot doon. Kagabi, sinabi ko na lang na nasa state of shock ka pa kaya hindi ka nakasama. Tama ang mama mo, Nestle. Puntahan natin mamaya si Donald. Patungo sila ni Lovely sa ospital ay si Fred ang nasa isip ni Nestle. Kung nasaan ito, kung magagawa niya ay pagkanulo ito pag nadisgrasya si Donald. Dahil hanggang sa mga sandaling yun ay walang pagbabago ang kanyang pagmamahal sa dating nobyo. Ang mama naman ni Donald, ang narat na nila sa labas ng ICU at palakad-lakad ito at mukhang balisa. Ma, bantulot niyang bati sa biyay ng babae. Nestle, kumusta ka na, iha? Mabuti na po. Kumusta ho si Donald? Kausap ko lang kanina ang kanyang doktor. Mabubuhay ang asawa mo. Nalulungkot nga ako para sa inyong dalawa. Dapat ay nasa honeymoon kayo ngayon. Ang hayop kasing kung sino yun. Gigil na wika ng ginang. Wala po bang balita kung sino at bakit niya binaril si Donald? Hindi naman nakatiis si Lovely na magtanong. Napatigil naman ang matanda at nagtatanong ang tingin nito. Siya nga pala. Ma, siya po si Lovely, doormate ko sa Maynila. Narito siya nung maganap ang pagbaril. Pagpapakilala ni Nestle. Tumango naman ang matanda kay Lovely tanda ng pag-acknowledge niya sa dalaga. Hindi pa siya nahuhuli hanggang ngayon. Sa palagay ko, hindi pa tumatawag sa akin si Governor. Pero pasasan ba't hindi siya makikita? May palagay si Governor na isang kalaban sa politika ang may pakanan ng trahedyang to. Palihim na sumulyap si Lovely kay Nestle. Nakakaintindihan sila sa tingin ng yun. Nestle, sige iha. Pumasok ka na at pwede namang isa-isa ang pasok. Huwag mo na lang siyang kakausapin pa. Salamat po. Lovely, maiwan muna kita ha. Sige. Marahan siyang lumapit sa asawa at maputlang maputla ito. Balot ng benda ang kalahati ng katawan at angka ng braso. Natatakpan ang bewang nito pababa kaya hindi niya mapangwari kung anong kontrapsyon ang nakalagay dito. Humpak din ang mga pisngi ni Donald at nanlalalim ang mga mata. Dala marahil ng sakit ng mga sugat. Habag na habag siya rito. Kagat labi siyang nakatunghay sa di niya alam kung tulog o basta nakapikit na lalaki. Sa sarili lalo siyang nag-guilty. Talagang may kinalaman siya sa pinagkaganoon ni Donald. Nang hindi na matagalan ang nararamdamang guilt, ay marahan na rin siyang tumalikod at nagbalik sa biyay ng babae at kay Lovely. Nakita ka ba niya?
Natutulog po siya, Mama. Hindi siya natinag sa pagpasok ko. Sleep is healing. Sabad naman ni Lovely. Makabubuti nga sa kanya ang tulog ng tulog. Ang Papa ho, anong sabi niya? Galit na galit. Si Donald, palibasa ang paborito niya sa tatlong mga anak naming puro lalaki. Mabait kasi ang asawa mong yan. Tahimik. Hindi yan humahalo sa pamumulitik ka naming buong pamilya. Malungkot na pahayag nito. Pasalamat kung sino man ang bumaril sa kanya at nabuhay ang aming anak. Kung hindi, sa sandaling makita siya ng mga tauhan namin ay hindi na siya sisikata ng panibagong araw. Palihim naman na nahigit ni Nestle ang paghinga. Dahil wala pa rin tiyak ang kaligtasan ni Fred, maaaring sa mga sandaling iyon ay natagpuan na siya. Maliit lamang ang Iloilo City para hindi siya maispatan. Lalo't bago mukha siya roon. Ang mabuti pa umuwi na kayo. May sariling nurse si Donald kaya lamang ako narito. Kinausap ko ang kanyang doktor. Susunduin din ako ng sasakyan dito. Hindi na nagdalawang salita si Mrs. at nagpaalam na ang dalaga. Kapwa pa rin kinakabahan para kay Fred. Samantala, na mga sandaling yun ay sakay na ng eroplano si Fred. Nagawa niyang makalayo. Binabalik-balikan niya ang mapusok na ginawa niya ng nakaraang gabi. Ang alam niya na puruhan niya si Donald. Pagkabaril niya rito ay nagkubli siya sa malalagong halamang nasa mga gilid ng daan sa kahabaan ng kalyang kinatitirika ng Villa Lazarte. Hanggang sa dumating ang mga police cars, noon ay pakiramdam niya anumang oras ay makikita siya. At wala siyang takot, basta ang alam niya kagabi na iganti na niya ang kanyang pagkakaapi. Nang mapansin niya ang isang malaking kotse na nakaparada sa di kalayuan, makubli siyang lumapit dito. Dumako siya sa dakong likuran ng sasakyan. Iniangat niya ang pinto ng baggage compartment. Swerte niya't bukas. Mabilis siyang umigpaw papasok. Sa kamarahan niyang kinabig pasara ang pinto at lumapat ito. Hindi naman siya nainip at naramdaman niyang kinabig pasara ang pinto. Lumapit ito. Hindi naman siya nainip at naramdaman niyang tumakbon ang kotse. Iniisip ni Fred kung saan pupunta ang kotse. Pero bahala na. Ang mahalagay nakalayo siya sa lugar na yon. Ramdam pa niya ang pangangatal ng kanyang mga laman. Hindi sa takot dahil sa kanyang ginawa. Kung hindi sa matinding selos. Lalo na nang makita niya si Nestle na lalong gumanda sa kanyang suot na trahe de boda. Kasama ng ibang lalaki na dapat sana ay siya. Naalala rin ng binata na kaunti na siyang makita ni Lovely nang nasa eroplano na ito. Nauna siya ritong sumakay. Hindi naman niya akalaing papunta rin sa Iloilo ang kaibigan ni Nestle. Mabuti na lamang, nang dumaan ito sa kanyang tapat, ay naikubli niya ng hawak na jacket ang mukha. Kung nagkataong nakita siya, maaaring hindi niya na ituloy ang pinalano niyang pagganti. Masakit ang maapiin ng isang minamahal. Ngayon niya pinangangatuwiranan ng mga taong nagiging marahas kapag naaagrabyado. Hindi naman mahaba ang tinakbo ng kotse. Nagminor ito at ninisip niyang pumapasok na sa isang bakuran dahil narinig niya ang pagbubukas ng pindong bakal. Pumarada ang kotse at bumaba ang driver nito. Lumakad na palayo. Marahan at maingat itinaas niya ang pinto ng baggage compartment at tama ang kanyang hinala. Nasa loob na ng isang bakuran ito. Tiniyak muna ni Fred na walang tao sa paligid at saka siya lumabas mula sa pinagtataguan. Mula roon ay naglakad siya hanggang marating ang city proper at sa isang waiting shed na siya inabot ng umaga. At ngayon nga ay pabalik na siya sa Maynila. Natakasan ng krimeng kanyang ginawa. Naisip ni Fred, kung napatay nga niya si Donald, malaya ng kanyang mahal na si Nestle. Isang araw ay babalik ito sa Maynila at malaya na sila magkakaroon ng pagkakataong ipagpatuloy ang naputol nilang pag-ibig. Pero alam din niyang narinig nito ang kanyang pagtawag sa asawa. At si Lovely, naroon lang sa gate, kilala rin ito ang kanyang boses. Hindi niya matiyak ngayon kung isusuplong siya ng mga to. Kung hindi, wala siyang panghanib na madadakip. Malinis ang kanyang ginawang pagbaril at umayon sa kanya ang pagkakataon. Samantala, nanatiling misteryo ang pagkakabaril kay Donald. Ang tanging motibo, na-establish nila'y ginawa ito ng kalaban ng mga Lopez sa politika.
ni hindi binigyang pansin ang anggulo ng pagganti ng isang nabigong mangingibig. Hanggang sa pagdaraan ng mga araw ay makakasama na sa limot ang pangyayari. Magaling na si Donald. Nagbalik na ang dati niyang kisig. Nakalipat na rin sila ni Nestle sa sarili nilang tahanan na ipinatayo ng mga magulang ng lalaki. Binabalak pa lamang ang kasal ng anak kay Nestle. May isang bagay na pinagtataka si Nestle na nangyayari sa kanila mag-asawa. Nang lumipat sila sa sariling bahay, ay tig-isa sila ng silid ni Donald. Hindi niya binigyan pansin yun. Mabuti nga, sabi niya sa sarili. Hanggang sa mga sandaling yun ay hindi pa rin naman niya matanggap sa kanyang sarili si Donald. Siguro iyon ang nararamdaman nito kaya minabuting magbukod na muna sila. Pero 2 linggo na silang nagsasama sa iisang bahay ay hindi siya nilalapitan man lamang para gawin ni Donald ang kanyang karapatan bilang asawang lalaki. Nagugulo na ang isip ni Nestle. Narong isipin niyang kinuha lamang siya nito para kabayaran ng pagkakautang ng kanyang mga magulang. O kaya, alam na nitong ang dating kasintahan ang may gawa ng konti ng pagkamatay ng asawa at may nala itong kasabwat siya ni Fred. Kaya lamang, wala namang maramdaman na si Nestle na masamang ugali ng asawa. Mabait ito at maalalahanin sa kanya. Maliban na nga lamang na hindi siya nito pinapasok sa kanyang bedroom. Na hindi natural. Lalo na't noong unay nasisinag niya ang kasabikan sa kanya ni Donald. Donald, ano ba talaga ang problema? Hindi na nakatiis na hindi siya magtanong. Isang umagang magkasalo silang kumakain ng almusal. Natigil naman si Donald at napahinto sa pagkain. 2 linggo na tayo rito. Hindi ko alam kung anong damdamin mo. Galit ka ba sa akin? O nandidiri dahil sa pinagtapat ko? Hindi ka nalang makaurong sa pagpapakasal? Ano ba talaga, Donald? Maigting na ang kanyang pagtatanong sa lalaki. Malungkot naman na tumingin si Donald sa asawa. Saka pinawala ng isang malalim na buntong hininga. Meron nga Nestle at malaki. Pero maniwala kang wala kang kinalaman sa problema. Pansarili ko to pero nadadamay ka. At tumigil to sa pagsasalita. Malungkot na nilaro-laro ang tinidor ng pagkain sa kanyang plato. At nanatiling tahimik si Nestle. Naghihintay ng iba pang sasabihin ng kabiyak. Maniwala kang hindi ako nagbago ng pagtingin sa'yo. At wala kinalaman ang mga sinabi mo. Alam ng langit kung gaano ako naghihirap. Nananabik na mayakap ka. Mahalikan. Pero may nangyari. Dahil sa pagkakabaril sa akin ng di kilalang lalaki. Nestle, nasira noon ang aking pagkalalaki. Napatiim ang kanyang mga bagam. Nararamdaman ni Donald na nagbabango na naman ang galit sa kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin, Donald? Hindi kita mabibigyan ng kaligayahang pisikal. Napinsala ang mga ugat malapit sa prostate glands ko, Nestle. Ang maliit na nerves na nagbibigay ng sexual potency sa isang lalaki. Kahit ang sarili ko, hindi ko na mabibigyan ng kaligayahan. Isang akong inutil ngayon. Isang impotent. Sabay dagok ng 2 nakakuyom na mga palad sa mesa. Mangiyak-ngiyak sa tindi ng galit. Napaunat naman si Nestle at nalito. Ayoko sanang sabihin to sa iyo. Ipinaglilihim ko kahit noon pang bago ako palabasin sa ospital. Ay alam ko na to. Nestle, ayokong mawala ka sa akin. Nagbabaka sakaling magbalik. Alam mo bang, ngayon lamang ako taintim na nagdarasal sa kanya. Na maawa siya sa akin. At ibalik niya ang nawala sa akin. Pero wala. Talagang inutil na ako. Ngayon eh hindi lamang sa gilid ng mga mata ni Donald nakabiti ng mga luha. Tumulo na to at ngayon ay hilam na siya. Humarap kay Nestle at lumong-lumo. Maaari mo nang ipaanal ang ating kasal, Nestle. Malaking dahilan na nangyari ito sa akin upang mapawalang bisa ato. Hindi kita pipigilan. Pero kung makita mo sa iyong puso na mapagtiisan ako, dumito ka sa akin at magiging maligayang maligaya ako. Ibabalik ko sa iyong lahat maliban sa sex. Lalo namang nalito si Nestle. Kasalanan ng kanyang pinakamamahal na si Fred ang pagiging impotent ng asawa. Ang problema, alam niya yun. Kung hindi sana,
Kung wala sana siyang guilt na mararamdaman, gagawin niya ang mapagpapawalang bisa sa kanilang kasal. Nang sa ganun ay magkakasama na sila ni Fred. Donald, pabayaan mo muna ang isipin ko to. Naguguluhan ako. Ikaw ang bahala, Nesli. Mahal na mahal kita. Lalo siguro kung hindi ka dapat sa iyo ngayon. Hindi na matagalan ni Nesli ang awang nararamdaman para sa asawa. Tumayo na siya at nagmamadaling tinungo ang silid at nagkulong doon. Doon nag-iiyak na nag-iiyak. Yun pa rin ang kanyang panlaban sa problema. Ang pag-iyak. Naalala ni Nesli si Lovely. Kung naririto lamang ito, kahit paano, may makakaramay siya. Naisip din niya ang kanyang papa at mama. Pero ayaw na niyang bigyan ng alalahanin ang mga to. Nagpapagaling na ng husto si Mang Oscar at ayon sa kanyang mama, ay handa namang pumalaot sa bagong negosyo sa tulong ng pamilya ni Donald. Naramdaman ni Nesli na mabigat ang kanyang ulo sa sakit. Nahiga siya, pumikit, at hindi na niya napigil ang labis na antok. At nakatulog na si Nesli. At dito muna po nagtatapos ang 6 na kabanata ng ating kwento. Samahan niyo ako muli para sa part 7 ng kwentong Married to the Governor's Son. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button, pati na din ang bell icon para lagi kang updated sa mga paparating ko pang uploads. Maraming salamat po!